Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre. Ngayon meron naman po tayong tatalakayin. I-share po sa inyo itong aking nalalaman. Ibabahagi ko po sa inyo, lalo-lalo dyan. Shout out sa mga kababayan natin dyan. Na yung iba, hindi alam yung benepisyo na matatanggap nila. Yung end of service ba? Yan, ipapaliwanag ko po sa inyo ng maliwanag. Ayon lamang po sa aking nalalaman at napanood. Ako rin, matagal na po ako dito. Yan. Para din sa manonood natin dyan. At ibabahagi po natin itong ating nalalaman tungkol sa mga benepisyo na matatanggap natin dito sa kaharian sa Saudi Arabia. Kumusta kayo dyan? Kayo ba ay matagal na OFW sa Saudi? Ilang taon na ba kayo? 2 years? 4 years? 5 years? 20 years? 30 years? Tagal, di ba? Yung, ayan, yung mga matatagal dyan, yan, sigurado marami ng benepisyo na may iuwi. Pero yung iba dito nagtatagal dahil nga siyempre yung hirap na rin ng buhay sa Pilipinas, walang trabaho. Kaya yung iba nagtatagal dito na 20 years kasi yung mga pamilya nila, kailangan nila yung suporta natin. So itong ating isishare ay napakahalaga po para sa atin na manggagawa na OFW dito sa abroad, lalo na dito sa kingdom. May mga labor law na sinusunod na yung mga benefits natin na kailangan nating tanggapin. Di ba? Yan po yung pag-uusapan natin at ibabahagi ko po sa inyo. Ngayon, yung ating end of service benefits dito nga sa Saudi Arabia. So guys, yan, panoorin niyo po ito para alam niyo kung magkano yung inyong matatanggap na benefits. Ayon sa Saudi labor law, lahat ng empleyado na nagtatanap buhay dito sa kaharian ng Saudi Arabia ay entitled na makareceive ng end of service benefits kahit na anong trabaho ninyo, doktor, engineer, nurse, o teachers, cleaners, housekeeping, at petrol pump, attendance, o kahit anong trabaho pa na ano nyo, na nandito kayo naghahanap buhay, kayo ay makaka-receive ng end of service benefits. Maliban lang po kung ikaw ay empleyado pero wala kayong sponsor. Hindi kayo legal na naghahanap buhay dito sa Saudi, kayo po ay hindi titled na magkaroon ng end of service benefits. Ang pag-compute po ng mga kabayan end of service ay depende sa inyo kung kayo ay terminated o resignation. Kung baga tapos na ang inyong kontrata. Kapag ang isang empleyado ay na-terminate, siya ay titled pa rin na makareceive po ng end of service benefits according sa Article 84 ng Saudi labor law. Kapag ang isang empleyado ay na-terminate sa kanyang company tapos ay 5 years na sa kanyang company, siya ay makaka-receive ng half salary. Kapag ang empleyado naman ay lampas na 5 taon na sa kanyang company tapos na-terminate siya, siya ay entitled na makaka-receive ng full salary. Ito po example mga kabayan, kapag ang empleyado ay na-terminate tapos 7 years na siya sa kanyang company, tapos ang kanyang sahod, example 10,000 riyal, ay siya ay entitled na makakakuha ng 45,000 riyal as Article 84 labor law ng Saudi. Siguro nagtatanong kayo kung ano ang computation, paano kumukompute end of service benefits kapag ikaw ay na-terminate. Gaya ng example natin, 7 years kayo, tapos
10,000 basic salary, ang unang 5 taon ang compute natin. Kasi po, di ba, as per Saudi labor law, half salary na nakuha ninyo sa unang 5 taon ninyo, tapos after 5 years, full na po ang inyong marireceive. 10,000 real, ang basic real na sahod ninyo, times 5 years ng inyong servisyo, i-divide nyo sa 2 kasi nga half salary nga po ang inyong makukuha. Kaya equals 25,000 real ang inyong makukuha po. Since 7 years, for your example, panibagong computation na po ang ating gagawin. Bali 10,000 reals time is 2 years kasi nga 7 years siya, di ba? Equals 20,000 real. Kaya mangyayari po, total na makukuha niya na benepisyo ay 45,000 reals. Sana ay nakukuha ninyo itong ating explanation na dahan-dahan at para maliwanagan po kayo sa pinapaliwanag po natin. Pati yung pagsasalita ko, ayan, malinaw na malinaw. Ito naman yung pag-uusapan natin kapag ikaw ay nag-resign sa iyong company. Magkano ang inyong benepisyo na makukuha ninyo? Sa computation po kasi na end of service of benefits na kapag nag-resign, depende po yun kung anong klaseng resignation ang inyong ginawa. Meron po kasing 6 na klase na scenario yung para ma-compute ang inyong end of service. Ang unang scenario na mga kabayan, kapag ang isang empleyado 2 years na sa kanyang kumpanya, yung pangalawa na scenario, kapag ang empleyado 2 taon o at 5 taon na sa kanyang kumpanya, at pangatlo naman, kapag ang empleyado lampas na 5 taon hanggang 10 years sa kanyang kumpanya, at tapos yung pang-apat naman, kapag ang empleyado lampas na ng 10 taon, tapos o kaya naman kapag ang empleyado nag-resign na kasi tapos na yung kanyang kontrata, o kaya naman kapag ang empleyado nag-resign under sa Article 81 ng Saudi Labor Law. Okay, dun muna tayo sa unang scenario. Kapag ikaw ay 2 years na sa inyong kumpanya, ikaw ba ay makakakuha ng benepisyo? Ayon sa Saudi labor law, kapag empleyado nag-resign sa kanyang kumpanya sa loob ng 2 taon na serbisyo, siya ay walang makukuha na benepisyo. Ito ay according sa Article 85 Saudi labor law. Ito po yung sample ng computation na end of service benefits. Okay, doon naman tayo sa pangalawang scenario. Kapag ang isang empleyado ay nag-resign, natapos na siya ng 2 taon, pero 5 taon, wala pa siyang 5 taon, pero siya ay entitled na makakuha ng 1/3 ng kanyang end of service benefits according sa Article 85 ng Saudi Labor Law. Sa ganitong kaso, mga kabayan, bale half salary ito. So example ulit tayo, mga kabayan. Kapag ang empleyado nag-resign sa kanyang kumpanya, 4 years na siya sa kanyang kumpanya, tapos ang kanyang sahod ay 10,000 reals, ito yung computation, mga kabayan. Bale po, makakakuha siya ng 6,667 na benepisyo ayon sa Article 85 Saudi Labor Law. Ito yung computation para malinaw sa lahat. 10,000 liyar, 4 years na siya sa kanyang kumpanya, kaya time is 4, i-divide natin sa 2 kasi nga entitled siya na makakuha ng half salary, time is 1/3 ng kanyang end of service benefits. Kaya total 6,667 real yung kanyang makukuha na benepisyo. Okay, doon naman tayo sa pangatlo. Kapag ang isang empleyado
lampas na ng 5 taon pero wala pa siyang 10 taon, siya ay entitled na makakuha ng 2/3 ng kanyang end of service ng benefit according to sa Articles 85 ng Saudi Labor Law. Sa ganitong senaryo, siya ay makakakuha ng half salary sa unang 5 taon niya, tapos sa next year na kapag siya ay 6 years na o 7 years, 8 years, siya ay makaka-receive ng full salary. Kapag ang isang empleyado na 7 years na sa kanyang kumpanya, tapos meron siyang salary na 10,000 riyal, siya ay entitled na makakakuha ng 40,000 riyal, I mean 30,000 riyal na kanyang end of service benefits. Paano yun kinompute? Sa unang computation natin, yung unang 5 taon niya sa kanyang serbisyo, bali 10,000 riyal yung kanyang basic times 5, kasi 5 years siya, di ba? Divide 2. Kasi nga, kapag 5 years ka sa iyong kampanye na ikaw ay entitled na makakakuha salary, tapos i-times natin iyon sa 2/3, kaya makukuha niya na benepisyo ay 16,667 riyal sa unang 5 taon niya. O 7 years siya. Bali, ang gagawin natin, yung 10,000 na riyal times 2, tapos i-times natin sa 2/3, kasi nga kapag ikaw ay 5 taon na, full salary yung makukuha mo. Kaya ang total po ay 13,333. Bali, sa kabuuan ng inyong benepisyo na makukuha sa loob ng 7 years ay 30,000 riyals. So, sana nag-gets ninyo itong ating paliwanag na maliwanag ng maliwanag pa sa buwan. Pati yung pananalita ko mabagal para maintindihan ninyong mabuti. Okay, doon naman tayo sa pang-apat na senaryo. Kapag ang empleyado nag-resign sa kanyang kumpanya, kapag siya ay lampas na 10 taon na, siya ay entitled na makakuha ng full salary po as per Articles 85 ng Saudi Labor Law. Okay, example po mga kabayan. Kapag ikaw ay 11 years na sa inyong kumpanya, tapos ang inyong salary ay 10,000 riyals, ikaw ay makakakuha ng 85,000 riyals sa loob ng 11 years na sa serbisyo sa iyong kumpanya. Paano yung kinompute? Ang unang computation, syempre, so 10,000 riyal times 5 years, tapos divide 2, meron tayong 25,000 riyal. Since 11 years kayo, bali succeeding na 6 years, ay i-compute natin separately kasi full sahod na yun eh. Bali, mangyayari, yung basic na 10,000 riyal times 6 years, bali ang kabuuan 60,000 riyal. Kaya ang kabuuan ng benepisyo na makukuha kapag ikaw ay 11 years sa inyong kumpanya ay 85,000 riyals. Dito na naman sa next tayong scenario. Yung isang empleyado nag-resign na sa kanyang kumpanya dahil sa tapos na yung kanyang kontrata, siya ay entitled na makakakuha na full end of service na benefits according to Article 84 ng Saudi Labor Law. Paano computation yun? Ito kabayan, kagaya ng yung mga kinompute natin nung sa sinabi ko sa una, kapag ang inyong kontrata nga ay lampas na 5 taon, kayo ay entitled pa rin makakuha ng half salary sa 5 taon, tapos full salary na sa mga next na mga taon. Sa ganitong senaryo mga kabayan, kailangan nating unawain ang ating kontrata na ating pinirmahan
According sa Saudi labor law, kunwari, kayo ay nag-join sa iyong company itong January 1 to 2019, tapos ang inyong kontrata o isang taon lamang, tapos ninyo natapos ang inyong kontrata December 31, 2019, pero nag-resign kayo bago yung date na yon, kayo ay makakakuha ng half salary lamang. Bali, ito ang computation. Halimbawa, ito 10,000 times 1 times 1 half, kaya ang makukuha ninyong salary ay 5,000 real. Kapag hindi nag-resign sa unang taon ng inyong kontrata, nag-extend ka pa ng 1 year, bali next year ka ulit, tapos nag-resign ka bago matapos yung pangalawang taon ninyo, ikaw ay entitled na makakakuha ng full salary. Ito yung calculation. 10,000, ito 10,000 times 2 times 1 half, kaya 10,000 real. Pero tandaan natin, makakakuha kayo ng full salary kapag ang inyong kumpanya ay nabigyan niyang notice bago kayo mag-resign, o kaya naman kapag nag-submit kayo ng resignation bago matapos ang inyong kontrata. So dito na naman tayo sa next scenario. Ayan, maliwanag na maliwanag po, sana maintindihan ninyo ha. Ay nag-resign, kapag nag-resign kayo dito sa article, ito article na 81 ng Saudi labor law, ay ikaw ay entitled na makakakuha ng full salary. Kagaya ng previous na yung ginawa natin, iba yung computation sa premier, yung exceeding years na sinasabi ko sa inyo. Mga kabayan, kapag ang empleyado, kagaya nyo, nag-resign kayo, 6 months pa lang siya, pero under Article 81 ng under labor law, at tapos yung kanyang sahod ay 10,000 reals, ito po yung calculation. Bali, 10,000 real times 1 half, times 1 half, bali ang kanyang makukuha na benepisyo sa loob ng 6 na buwan ay 5,000 real. Yun yung ating computation kung paano computing and observe benefits natin sa ating mga pinagtatrabahuan sa ating kumpanya. Pero ito mga kabayan, ano ba ang included sa ating end of service benefits? Ayon sa article Saudi labor law, mga kabayan, fixed benefits is ang computation ng end of service benefit. Ibig sabihin, kung ano yung sahod na nakukuha ninyo monthly, kung ano yung nandoon na nakukuha ninyo na sahod, yun, nandoon po yung computation. Bukod sa inyong basic na sahod, meron housing allowance, yung mga food allowance, mobile allowance, at kung ano-ano pa. Pero may mga bagay na hindi ka na kasama sa mga computation. Kagaya ng incentives, mga bonus, educational allowance, mga tickets allowance, di ba? So yan, sana magustuhan ninyo itong aking binlag sa inyo at nakatulong sa inyo. At least nalaman ninyo kung ano yung mga benepisyo na matatanggap ninyo sa pamamagitan nitong aking paliwanag na dahan-dahan, at sana malinaw po sa inyo kung ano ito itong pinapaliwanag ko sa inyo. Kung paano computation yung inyong end of service benefits. Ito, kung meron kayong may mga katanungan, ayan, i-comment nyo lang po sa ibaba at papaliwanag po natin ng maayos po sa inyo. Yan, maraming marami pong salamat sa inyong panonood, at sana nag-enjoy po kayo. Pobreng kapangpangan po. And don't
forget to subscribe uli and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po.